Yun, isang magandang muli sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Customer ka man ng Shopee o kayo seller ng Shopee, mga gusto magsimula ng business sa Shopee, isang magandang araw po sa inyo. Kaya ang dugyo-dugyo ngayon, no? Hindi, ano to? Ito yung project ng anak ko, yung puting damit na lagyan ng mga maraming kulay. Ayan, so, okay, balik tayo sa ating topic. Ayan, kung makikita nyo sa ating screen ngayon na nakalagay po dyan is question and answer. Okay, so, ano ba itong question and answer? Okay, nung gumawa kasi ko ng mga video, patuloy tayo, nung gumawa kasi ko ng mga video, hindi yan, ads kasi yan eh, hindi ko play, baka maano ako. Okay, nung gumawa tayo ng video kasi, marami ho kasi ang mga nag-comment, ayan, meron pong total lang 700 comments, kasi syempre kasama lang sa akin dyan. So, ayan, marami hong mga nag-comment dyan, maraming mga questions din, so, na hindi covered ng, ito ang aking unang video na, ano itong video na to eh. How to process first order in Shopee. Okay? So, kaya nakaisipan kong gumawa ng video. Ito na nga ho yung question and answer. Okay? So, para po sa mga ano kaibigan natin dyan, pakilala ko ng contact ko po si Kuya Berto. Isa ho akong, ito, content creator. Charot. Okay, isa ho akong nag-create din ng mga topic online. So, isa sa mga gusto kong i-share is yung mga ganito na kung saan kahit na hindi ganun kapatok yung topic, hindi ka ganun katapat-patok yung ito yung style is pag may pumunta naman is may matututunan. Kami din mag-asawa ay mga entrepreneur. Meron ho kaming konting business at isa din akong online seller. Okay, so patuloy na po tayo. Ayan, nakikita nyo, question and answer. So nahalikan po ako ng about 60 na mga questions, napakarami. Pero I think hindi natin mauubos yan ngayong araw na to. Kung saan lang tayo hihinto, pagpatuloy na natin susunod mga araw. Okay, so let's go sa unang question. Ang unang question ay kay Nestle Ann Arma. Ang sabi ni Nestle Ann, o yun, Kuya Berto, paano pag first time? Siguro first time na nakabenta niya, kusa po ba silang magdadala ng packaging nila? And way bill. So siguro ang kanyang nirefer nito is yung mga rider. Yung JNT, halimbawa sa sample ko is JNT. Magdadala daw ba sila ng packaging at saka mga waybill? Or need po mag-drop off muna? Please reply. Thank you. Alright, so, ganito. May dalawang uri kasi ng pag ipapaprocess mo na yung order mo, an order si client, kung paano po siya papadala sa kanya. Either ipapapick up mo sa rider, sa JNT o anumang courier yan, or ikaw yung magdadala doon sa ano yung drop off, tinatawag na drop off. Okay. So, ngayon, kung halimbawa, pinili mo yung pick up, so hindi mo na kailangan mag-drop off muna. Hindi mo na kailangan mag-drop off muna. Kusa po ba sila magdadala ng packaging? Typically yes, yung mga rider based experience ko is sila yung nadadala ng packaging. Pero there are times kasi talaga na nauubusan sila dahil sa kanilang mga pinupuntahan, marami talaga silang ginagawa din. Minsan hindi unexpected na pagpunta sa isang seller is maraming order na uubos ng kanyang package, pagpunta sa iyo wala na. Okay, so ang advice ko dyan para sa ganyan is i-secure muna. Ito, halimbawa ito. Lakihan lang natin. I-secure muna. Halimbawa ito, itong order na to, ang ginawa ko is sinecure ko na siya. Ayan, nakabox na siya. Itong order na to na chocolate, nag-order sa amin, ang ginawa ko, sinecure ko na siya. Okay? Ayan. Just in case wala naman packaging, so good thing is as time goes by, pinagkatiwala na rin ako ng rider at saka ng GNT pag napunta ko sa kanila. Binibigyan ako kahit malang palima-lima, lima small, lima large, lima medium. Excuse me. Ayun. So, binibigyan nila ako. Okay, ayan. Para pagpunta man, kung sakasakali mang kunin man ng rider yung item mo, is okay na siya. Okay, wala na siyang, wala ka nang iisipin. Ilalagay niya lang yan doon sa packaging na saan kakasya siya. At yung kapag gumawa tayo ng packaging, kung gusto natin ay applicable yung nakikita natin na shipping fee doon sa website, make sure na kasya siya doon sa small, medium, large na pouch. Okay, so excuse me. Naano ako. Labas natin. Okay, waybill. Ang waybill ho, tayo ho ang mapiprint niyan. Oho, tayo ho ang magpiprint ng ating mga waybill. Hindi ba ako? Okay. So, paano ba magprint ng waybill? Teka lang, hanapin ko lang nawala yung ano ko. Okay, pagprint ng waybill ho, is lalabas po yan. Andito kasi yung ano ko eh. Pagprint ng waybill,
Teka lang ha. First order. Ayan. Pag-print ho ng waybill. Ito, alright, tingnan so natin sa ito. Magandang araw ulit sa inyo, mga ito, meron na rin akong ano nito. May video na rin ako nito nakapload. Ayan. Ayan. Kapag i-prenases, ito yung proseso kung paano mo i-prenases. Ito yung pamamaraan paano mo i-prenases yung order ng client. Ito yun mismo. Ayun. Pag-arrange mo na ng shipment. Ayan, in-arrange mo na ng shipment, i-forward natin ng konti. Ayan, yung sinasabi ko. Pipili ka ng drop-off or pick-up. Okay? Ngayon, pag pinili mo, akong anong pinili ko dito? Kahit ano man yan. Kahit anong piliin mo, pag i-click mo yan, drop-off, pick-up. Pag pick-up, kailangan mo mag-arrange ng date. Pag nag-okay na, i-click mo yung confirm. Pag-click mo ng confirm, may lalabas yan. Ito, tracking number yan. Tinakpan ko. Yan, yung tracking number yan. Tapos, kung makita niya sa baba, may print waybill. Pag i-click mo yung print waybill, forward lang natin. Yan, lalabas yan. Okay? Ito ay A6 yata to eh. Hindi ko ano, basta yung size na ano. Kasi hindi ako gumamit ng sticker. Ang ginamit ko dito is, nagpa-print lamang ako sa isang A4, may A4 ba ako dito? Sa isang A4, halimbawa to. Oops. Ito, halimbawa, isang A4, apat sila. Ayan, apat sila, apat na mga waybill ang ginawa ko. Ayan. So, ikaw ho, dati ho, si Shopee, si JNT yung nag-aasikaso sa akin. Pero sinabihin nila ako, dapat talaga tayo yung gumagawa nun. Okay? Oh, ang haba na nang nanon natin ah. Isa pa, question number 1 pa lang tayo ah. Bisbisan natin ng konti para mas marami naman kayong matutunan ngayon. Okay, number 2. Saan ko po makikita yung waybill, kuya? First time ko kanina nag-pick up. May silang waybill din si carrier. May dalang waybill si carrier pero walang pouch. Okay, yun sinasabi ko. May mga times kasi na si carrier na yung nag-prepare ng waybill. Halimbawa to, I think galing kay Christopher Jade Marcelana. Makikita ko, halimbawa, kung si client, si rider, I mean, ang nag-prepare ng waybill, balikan mo lang yung system mo. Sa system, makikita mo yung tracking, kung dun sa kung paano ka nag-process, kaya ng panoorin nyo na lamang yun, yung paano mag-process ng aking first order drop-off, I think, sa Shopee playlist ko. Okay? So, yun. Yun, dun mo makikita yun. Sa system pa rin, makikita mo rin yun. Pero walang pouch. Walang pouch, yung sinasabi ko, i-ready na po natin yung item natin para pag kinuha man niya ni rider, is pwede na nating ipadala sa kanya kasi secure na siya. Next. Hello po, wala po akong pouches. Pwede po ba humingi kay rider pouches on the spot po? Yes. Usually meron silang dala. Ngayon, kung ang tinatanong mo, Sofia Micaela, pwede bang humingi kay rider ng pouches na extra? Kung halimbawa, gusto mo magtambak, so nasa kay rider yung kabibigyan ka. Okay, so mamaya pag-uusapan pa natin yan habang mayroong mga ganito mga questions din. Pero kung halimbawa mayroon ka ng for pick up, basically may dala si rider. Kung maubusan man yun, ibibigay mo kay rider yung item mo kasama na yung waybill. Pero hindi mo pa i-dedicate, nakaano lang para pagdating doon sa branch, ipapasok ulit ni rider yung item mo, yung product, ipapakisil niya, lalagyan ng waybill. Right? I hope nasagot ko, Michaela. Number 4, Shane, Nicole Balmores. Hi, paano kapag wala pang print ng waybill? Magdadala po ba ang GND? Okay, sad to say, may mga experience ako sa mga kaibigan ko na, ako naman kasi piniprint ko lang talaga siya eh. May mga experience sa mga kaibigan ko na sila talaga pinapapag-print. Eh, sabi ng isang rider is babalikan siya, i-print, magpa-print muna ng waybill. May mga branches naman talaga na pagpunta sa iyo naka-print na yung waybill. Yun ang nangyari sa akin nung first time ko na medyo bago-bago pa akong nag-online seller. But as time goes by na nabasa ko rin sa system ng Shopee na tayo talaga dapat yung magpi-print ang waybill. Ayan, Shane Nicole Balmores. Dadala ba? Yun yung sagot natin. Ngayon yung dala muna ko sis niya. Mariel Valerio. Nakanayiminis sa tayo. Ask ko lang po, paano po yun sa mga measurement? Kahit po ba yung sa may kilograms na lang po lagyan? Ayan. Yun ang may, yun, dun na po mapasok yung packaging. And sa paghingi po ng packaging sa nearest GNT, may bayad po ba or ano po sasabihin? Ayan. Doon muna tayo sa measurement. Mahalaga yung measurement, kaya kung mag-upload ka ng product, may tutorial din ako na i-ano dito. Kailangan ko gumawa nito.
Kapag mag-upload ka ng product, mayroon doon certain measurement lang. Kapag lumagpas ka doon, nagre-red na siya, hindi siya tinatanggap ng system. Okay, so kailangan mo lang nakalagay kung anong measurement na nakalagay doon. Ngayon, yung kahit po ba yung sa may kilogram na sa lang, kailangan din both. At sa paghingi po ng packaging sa NRSJNT, may bayad po ba? Wala pong bayad yung packaging nila. Okay, unless special na packaging yan. Pero kung halimbawa yung mga pouches lang, small, medium, large na mga pouches nila, wala kong bayad. Pero nasa kanila yung kung bibigyan kanila. Meron silang sariling reason kung bakit sila hindi magbibigay. Ano po ba sasabihin? Sabi mo lang na kayo nagbebenta sa Shopee, meron kang order. So nasa kanila yung kung bibigyan kanila. Dahil naman, kung sakasakali hindi kanila bigyan, that time na wala ka pang item, pag may item ka na naman, pagpunta ni rider sa'yo, is bibigyan ka naman. Or pag hindi man, kukunin yung item mo at doon na nila babalutin sa... Yung item mo na kagaya ng pinakita ko kanina, naka-package na, doon na nila babalutin. Pero basically, yung pouch ay magmumula sa company. Hindi lang sa GNT, kasi sila naman talaga meron. At yung maliliit lang na yon, wala namang bayad so far. Question number 6, ano pong klaseng papel yung pinang-print mo? Ako, ang ginamit ko, A4, gaya ng kanina. A4 size, 4 ang na-print ko na waybill. Okay? So, I think, basta, search ka natin saglit. Parang A6 sticker eh. Mayroon yan eh. Waybill Shopee size. Sala nga. A6 nga. A6. 100 by 150mm. Ayan, A6 nga. Kapag mayroon yan machine. Ito, pakita ko na lang. Mayroon yan machine. Meron talaga yan machine na ginagamit. Machine. Printer. Pakita ko na rin. Sakyan nyo na lang konti. Ayan yan. Yan kung makikita mo, may mga printer talaga yan. A6 yan. Ayan, may mga printer. Tsaka meron ka rin may bibili ng ganito. Okay. Sa akin naman, pwede man yung print. Pinaprint ko muna at doon ako namumurahan. Hindi pa ako nakakabili ng machine. Sa tagal ko na hindi pa nakakabili ng machine. At soon po yan. Okay. Number 7. Nako, nakaka-12 business tayo. Paano po kapag walang Shopee store? Vanessa, kailangan mo mag-create ng Shopee store. Basically, kapag gusto mong maging magpaano kay JNT kung wala ka pang Shopee store, hindi ka naka-under ng Shopee. So, hindi ka, kailangan mo maging VIP para ma-experience yung gaya ng COD, ayan, yung mga pick-up na mga ganun, kailangan mo maging VIP sa kanila. At para sa mga bagay na yan, hindi po natin didiscuss yan dito, i-check na lang po ninyo sa Shopee, sa JNT. So, mas maganda, mag-click ng Shopee store kung talagang gusto mong magbenta. Sunod, number 8, bakit nung humingi po ako ng pouch, di po nagbibigay JNT kasi daw po baka daw. Ito yun, Sherilyn. Sino nga kanina? Si Vanessa. Sherilyn Isusan. Ito po yun. Dumating kasi sa point na marami ng news ng about sa mga riders na pinapapagdala ng mga packaging. Okay, so ang laman mga droga. So isa din 'to sa mga pag-iingat din ng company na hindi ma-involve yung company ng kahit anong courier man 'yan sa ganitong mga gawain. Okay, so I think as time goes by naman kasi kapag lagi ka nagpapasikaso sa JNT sa anumang Shopee, ano man 'yan. Halimbawa ko sa LBC at saka sa JNT so far nakakahingin ako sa kanila kasi yun naman talaga ang pinagagamitan ko lang. Halos araw-araw nakikita naman nila na yun ang pinagagamitan ko ng kanila mga pouches. Okay? So, tiis muna. Sa paisa-isa, wala kang pouch, hindi ka binigyan. Pagdating dyan, saka palang ibabalo. Tiis muna sa ganun. As you build kasi yung ano mo sa kanila, darating din yung time. 9. Magpupubay po ba ng bubble wrap ang rider? Hindi. Okay. Direkta tayo, hindi. Yung mga item mo, gaya na pinakita ko kanina, yung mga item ko, ako ho yung nagsisecure. Sana yun? Yung mga item ho, ako ho ang nagsisecure ng mga item ko. Alright? Hindi ko na makita yung item. So yun, isecure mo na siya. Ang gagawin na lamang ng rider is pipick upin na lamang siya sa'yo kung nakabalot na yan. Or bibigyan ka na lang yan ng wrapper, ng pouch, saka mo siya ibabalot. Okay? So ikaw yung seller, Luna Belly, ang seller ang siyang tawag doon, ang seller ang may responsibilidad na i-secure yung kanyang product.
Okay, so i-secure mo na yan. May mga times kasi na pag pumunta ka doon sa JNT o sa mga ano, kapag yung item na yan is dapat i-secure ng ano, ng bubble wrap or whatsoever, kapag hindi nakapasok na sa standard na pagbabalot, is ibabalik lang sa'yo. Next, number question number 10. Atin pa lang tayo. Paano gagawin pag nag-failed pick up si JNT? Katulad nangyari sa akin yung buong araw na hindi tayo di man lang dumating. Okay. JR, kaalim, I'm sorry. So, I'm sorry sa ganyang pangyayari. Na-experience ko rin yan. So, hindi tayo ano dyan. Paano ang gagawin kapag hindi dumating? Okay, kung hindi pa naman siya ano, hindi pa naman siya due date. Halimbawa, Sunday dapat ang due date. In-schedule mo ng Thursday pa lang, hindi na pick up Thursday. Pwede mong gawin sa system, baka mag-reset kasi siya, kinabukasan na mo lang ipapick up ulit. At pagbigyan natin, so wag tayong maging mainit sa mga rider kasi sinasabi ko lang, hindi ikaw JR, so in general, so unawain din natin yung rider kasi diba yung sa akin, ang nangyari pala sa akin, nasiraan siya ng kanyang motor. Yun nga lang, hindi niya ako na-chat. Okay? So, or kung halimbawa due date na yan, ikaw na lang magdala doon para sigurado, para hindi ka masira sa client. I-drop mo na lang doon sa JNT. Pero yung sa akin naman, kinabukasan, pinuntahan na nila. So, sabi naman nila, hindi na kailangan na i-rebook. Akin, na-rebook ko pa rin kasi nakita ko doon sa system, nag-0-0 siya. Okay, so I think, ang dami pa natin question. Sige, mabilisan na lang natin, gawin natin 15. Lagi po ba si rider may dala pouch? Hindi po lagi, kaya kailangan sigurin natin yung ating pong mga product. At ang Waybill, Sofia, Angelo, Lorenzo, South out sa'yo. Sir, kailangan ba talaga A6 na sticker paper? Standard A6, pero tinatanggap naman nila yung nakaprint sa A4 paper. Ayan. Ganyan, apat na pirasa. Parang ganyan kalaki. Ayan, ganyan kalaki. Alright. I hope na nakita ninyo. Kita ba? Ayan. Kita naman eh. Ayan. Parang 1/4 ng A4. Ganyan kalaki. Okay. 12, 13. Wala po ba minimum number of orders para makapag-set up ng pickup sa kanila? Kahit isa lang po ba order nagpi-pick up sila? LC Villanueva, yes. Walang minimum number of orders. So kahit isa lang nagpi-pick up sila. May bayad po ba sa rider sa araw ng pag-pick up nila? Cyan N, wala. Wala pong bayad ang rider po nila. Pero nasa iyo yun, kung sakasakali isa gusto mo siyang paisnakin, gusto mong bigyan ng tip, nasa sa'yo po yun. Pero by, sa service po talaga nila, free dapat yun. Okay, so, pero halimbawa, yung sa akin, yung rider ko, is halos siya na lagi napunta sa bahay. Kapag nagtitext na rin siya sa akin, kasi nga, naging kakilala ko na as time goes by, naging ano ko na siya, naging kakilala ko na nga siya. Pagpunta niya ng bahay, dahil nga nabibake nga kami ng mga cake, kapag meron ako mga super mga cake, sabi ko, is naka muna, rest ka muna ng konti. Tapos pag may benta na medyo okay, kahit pa paano papasalamat tayo sa kanila. Partner kasi natin sila. So, pero hindi yung required. Hindi yung requirement na sa'yo yun. Sayan, ha? Last question muna tayo for this topic. Naku, mukhang makakaapat tayo na ano dito. Makakaapat tayong tawag doon. Episode dito, ha? Ask lang po, ngayon po kasi kukunin ni JNT ang ipapadeliver ko po. Pero hanggang ngayon wala pa din siya. What to do po? Okay, sheshe. Ganito kasi, ang ano ni Shopee, ni Rider, JNT, is, I think, hanggang 5. Minsan pa, sa kanya, umabot pa ng 6 eh. Ipinick up ng 6. So, wala ho, yun, hihintayin mo lamang siya. Pag hindi siya na ano ngayon, pero kung tingin mo alanganin na, alas 4 na, nakakatatakot yan na, at due date na. Kaya na nang tanong kanina, siya nang tanong kanya na isa, balikan muna natin. Ayan, pag nag-fail na pick up, JR. Ayan, kung halimbawa due date niya na yan, pag hindi pa due date, pwede mong i-rebook, hintay mo si rider kinabukasan, pero pag due date na yan, kung kinakabang ka na alas 4 na, ihabol mo na agad sa JNT. Kasi baka makancel yan ni Shopee dun sa system. Alright? Okay, so I think nasagot ko na yan. Naku, naka 20 minutes na tayo ngayon. Medyo mahaba-haba na to. Pahinga muna tayo. Marami pa pong question yan. Napakarami po. Gaya yung sinabi ko, 60 po yan. So, yun muna sa ngayon. Thank you so much for watching, guys, sa ating pong question and answer sa Shopee para sa mga gusto ko ba ng business. Minsan pa kaya ba ito po. If you find yung mga topic na ganito, health
full sa bawat isa sa atin, sa ating pagninegosyo, please consider clicking subscribe and click that bell notification para update po kayo sa susunod po nating mga uploads. Thank you so much mga ka-box, mga ka-shopee, mga kalabox. Kuya Balito po rin nagsasabi, sa Alabok tayo ay nagmula, sa Alabok tayo babalik din ang kusa, kaya panatilihin naman pagkumbaba, papurihan lagi ang Panginoon. Thank you so much for watching guys. See you sa ating pong susunod na part 2 ng ating question and answer sa Shopee business po natin. Bye-bye and God bless everyone. Keep safe. Bye-bye.